Hi mga ka-Vega! Welcome back again to my channel mga ka-Vega! Vega. At isang ano bang tawag dito? Isang malikabok na umaga sa atin mga ka-Vega. Napakaalikabok ngayon dito sa Kuwait dahil nga ito ngayon sandstorm, so hanggang Wednesday pa daw ito. And for today's video mga ka-Vega, samahan niyo ako ngayon. Pupunta ako ng clinic. May promo kasi sa clinic dito sa Gratus Clinic pa to. Dito sa Maya Tony Street. Magpapa general check up ako mga ka-Vega kasi nga hindi naman sa lahat na umapayat ka na healthy ka pa. So, dapat ka lang maniguro kung regarding sa pangangatawan mo. Yan. Kasi nga, nung taba ako na time na yon is, alam mo naman, na high blood si Mame. So, ngayon, medyo okay-okay na yung katawan ko. Pero, kailangan pa rin natin maniguro para check talaga na physically fit talaga tayo. Ayan. Let's go mga ka-Vega! Kabega, tapos na ako sa medical ko. So, medyo hindi ako nakaano kanina kasi nga na-tense ako. Sobrang taas ng BP ko mga kabega. Oh, no! Hindi ko na alam kung paano siya ibaba. Napapansin ko na siya dahil sa yung sa ano ko, sa smart watch ko, pataas ng pataas yung heartbeat ko. Sabi ko, hindi naman ako kinakabahan. So, iba talaga yung ano ko. Wala na. Yung pag-BP ko na ang taas ng BP ko. Ayan, kahit ganito na ako, kahit nagda-diet na, high blood pa rin. Tapos ngayon, nagno-normal na naman siya. Hayop na to. Kung kailan tapos na yung ano ko, nagno-normal na siya. So, pauwi ako ngayon mga ka-Vega. Hindi na ako makapag-vlog-vlog ng char-char kasi nga, ang alikabok talaga mga ka-Vega. Yan o. Yan. Yan mo yung sasakyan o. Grabe. Yan mga ka-Vega, ganito po ka, no? Ganito po ka-alikabok dito sa Kuwait. Yan, pag nagsa-sunstorm mga ka-Vega. So, kung sa Pinas, may mga bagyo tayo, tapos binabaha tayo. Kami naman dito is, binabagyo kami ng buhangin. Ayan. Yan, nakikita niyo mga Pino-Pino, diba? Kaya, doble ingat na rin mga ka-Vega kasi sakit siya sa lalamunan. Kung napasok siya sa lalamunan kasi dahil sa Pino-Pino yung buhangin niya, para siyang pulbo. Ayan, o. Yan. Yan, kawawa yung mga nagtatrabaho ngayon sa bahay. Kasi maglilinis talaga sila ng todo dahil sa buhangin. Yan, o. Matagal pa ito mga ka-Vega, hanggang Wednesday pa daw itong ganito, yung sandstorm. Kaya nakakainis minsan yan. Tingnan mo yung mga sasakyan. Yan. Yung mga sasakyan. Yan. Ang sagwapan nito mga ka-Vega, pag sa bahay si sunstorm at saka yung ulan. Yan. Para talaga siyang nag-uulan ng mga putik. Yan. Hi mga ka-Vega. Yan. Welcome back again to my channel mga ka-Vega. Andito na tayo sa bahay mga ka-Vega. Nagmamadali akong umuwi. Kasi nga nakita nyo naman mga ka-Vega. Napakaalikabok dito sa Kuwait mga ka-Vega. So sunstorm na sunstorm mga ka-Vega. Sakit siya sa ano ba, sa lalamunan talaga kasi ang pino-pino ng buhangin niya. Tapos pang hindi ka talaga makapag-concentrate kasi ang tindi, ang lakas ng hangin, palakas ng palakas. So hanggang Wednesday pa daw to mga ka-Vega. So ayun mga ka-Vega, nakuha ko na yung results. Yeah! So wala
naman ako ng problema, mga ka-Vega. Sa wakas, mga ka-Vega, kasi nga, yung BP ko kanina, buti na lang ang sabi ni Doc, kaya pala nga tumaas yung ano mo, kasi nga, natitense ka, tapos, ang lakas mong magkape. Yan, alam mo namang, kape is life natin sa mga dieters dyan. Ayan, mga ka-Vega, pakita ko sa iyo yung result. Napakaganda, mga ka-Vega, kasi nga, naku, for the first time, mga ka-Vega, ganito yung result ko sa ano ko. Tingnan mo yung sa glucose fasting ko, sa range 3.9 sa 6, 5 lang siya. Ang cholesterol, yung mga kinakain natin lagi na sinasabi nilang putok-batok, masyala, mga ka-Vega, is 4 lang siya out of 3.5. And then, ang sabi lang ni Doc is mababa lang din daw yung ano ko, yung pang na-dehydrate daw, pang ganun. So, hindi naman siya na-dehydrate. Tapos sinabi ko kay Doc na, ano ba tawag dyan? Sinasabi ko ni Doc na, Doc, ang lakas ko na kayang magtubig, Doc. So, more than like 3 liters to 4 liters kaya a day. So, ang sabi naman ni Doc, may tendency din daw na sa kakatubig mo, ihi ka pa rin ng ihi. Kaya nababawasan pa rin yung ano. So, mas maganda pa rin, inom pa rin ng tubig. And then, yun sa white blood cells ko, mga ka-Vega. So, normal lang din. 4.2 to 11, so nasa 8 siya, red blood cells, ang hemoglobin, yung iron natin, yan, so 14 to 18, so nasa 14 ako, mga ka-Vega, so napakaganda talaga, mga ka-Vega, thanks God talaga. So, ito na lang ang gagawin ko, panatilihin ko na lang to, mimaintain ko na lang itong lahat ng mga kinakain ko, so ito lang technique talaga, mga ka-Vega. So sa lahat ng mga nagbabalak siya ng diet, or kaka-start pa lang, but disclaimer ha, I'm not a professional, ano ba yung tawag dyan, dietitian, something, blah, blah, blah. So, based in my experience lang. Kasi nga, sa sarili ko, is napatunayan ko talaga. Ano kasi, mga ka-Vega, may time kasi na parang nagda-doubt ka, na parang, ano, healthy pa ba ako? Kasi, di porkit na parang pumayat ako, masasabi ko sa sarili ko na healthy na talaga, or physically fit talaga. So, parang ma-out yung sa guilty ko, parang ma-out sa isip ko na, ano ba ito dyan? Paka maalis pa sa isip ko na, or paka mapatunayan ko, kaya nagpa-medical ako, mga ka-Vega, after 8 months ko sa diet, mga ka-Vega. So this is it nga, pansit, nakita nyo naman yung resulta, mga ka-Vega. So panalo talaga, hindi naman ako actually na strict keto diet or nag-strict low carb, ganyan. Nag-cheat day pa nga ako every week eh. Kasi nga hindi ko, ayaw kong i-pressure yung sarili ko. So parang go with the flow lang ako. Total, hindi naman to paligsahan, hindi naman to contest na nagmamadali kang pumayat. So parang go with the flow lang. Pero yan, ang anuhin mo lang talaga, iwasan mo lang talaga. Number 1 talaga si sugar. Number 2 si soft drinks. Number 3 si rice. Mga unlimited bread dyan. Mga coffee 3-in-1. Milk tea galore. Yan talaga ang nagpapababoy sa akin dati, mga ka-Vega. At napapansin ko rin dati na grabe yung mga tigawat ko. Akala ko na nakinukulam ako. Yun pala isa. Ang sabi daw ni Doc na hormonal imbalance na pala yun. Yung parang mga excess fats ko, excess sugar ko dati. Yan. Imagine yung mga ka-Vega, from this to this. Yan, 81 ako dati, mga ka-Vega. So now, mashallah, naging 60 na ako, 62. Yan, naglalaro lang sila dyan, 60. Pero, prefer minsan talaga 60 pag hindi nakakain. Parang ganyan yung sa umaga-umaga. Ayan, technique ko lang sa inyo, mga ka-Vega, para hindi kayo mahirapan. Kasi sa observation ko, kinakain ko lahat ang mga vegetables, pero all greens. All greens. Baka hindi ako maguguluhan ba? Tapos, all greens, lahat. Mga sayote, mga lettuce, ganyan, malunggay, lahat. Green, bell pepper, mga ganyan, something grapes na green, ganyan. Konti-konti lang. Out si mga kalabasa, out yung mga ibang kulay. And then sa mga fruits din, yun din, green apple. Yun din yung mga kinakain ko. Tapos, meat. Usually, fish ako, chicken eh. Wala namang kwenk-kwenk dito. Yan ay yung mga kinakain ko, mga ka-Vega. So, nagpapasalamat ako. At least ngayon, nalaman ko yung resulta ko. So, all clear naman sa remarks, mga ka-Vega. Yan, wala talaga nakalagay na high, wala nakalagay na low. So, all clear talaga. So, the best. Thank you. Yan, sa mga nagbabalak dyan, yan, sa mag-start na dyan. Ayan, good luck. And kaya nyo yan. Ayan, maraming salamat, mga ka-Vega. Ayan, sa mga lahat na nag-subscribe ulit. Ayan, maraming salamat sa inyo. 3,000 tayo mahigit. So, hindi naman tayo gayo ka dami. Alam mo naman, hindi naman tayo artistahin niya. Pero maraming salamat pa rin sa inyo pag subaybay sa akin. Ayan, soon. Papasyal na naman tayo soon pag
hindi na mainit dito sa Kuwait, kasi ngayon sa Kuwait mga kabayan napaka-init, grabe ibang init ngayon. So akalain mo yung 50 degrees ako sa isa sandstorm pa. Oh my god. Maraming salamat mga kabayan. Bye. Babush.